Hi, kamusta mga Repapits? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to, magde-demonstrate tayo ng aking servisyo na Alex Onse Daily Stock Forecast Monthly Subscription. 2,000 lang ang access dito sa loob ng MA20. Okay, marami akong mga pakanton o pino-forecast na alam mo naman. Alam nyo naman na laging malaki ang success rate, at hindi lang basta malaki ang success rate, kundi ito ay consistent pang nangyayari. So usually sa aking daily stock forecast, araw-araw kayo makaka-receive, Monday to Friday, as long as na bukas ang stock market, makaka-receive kayo ng gayetong klaseng module o yung mismong photo ng aking daily stock forecast. Sinasabi dito yung bearish signal, yung mga percentages na papupuntahan presyo by percentage, sinasabi na agad dito between 25 to 100%. Kung halimbawa talagang tunay na downtrend o bearish ang isang stock, ito yung mga pupuntahan presyo. At kung paakyat naman o bullish signal, sinasabi na agad yung mga percentage rate at saka yung mismong value amount sa tuwing ito ay babanat ng bullish signal or bearish signal. At the same time, pinapakita rin dito sa inyong kasahan ng asan yung value amount ng buy below the price, kasahan ng GTC, asa pa ka. At the same time, sinasabi na rin sa iyo dito na keso kada isang stocks na hindi mo naman totally kilala, mas mapapadali ang process mo na makilala sa pamamagitan nga yung meron ng heads up dito ng price frequency o yung moving averages, which is SMA, WMA, EMA. At the same time, kung meron kang formal training, mas mamamaximize mo, ma-appreciate mo yung mga nakasulat na 52 weeks high, 52 weeks low, average, percentage pang 52 weeks high, itong appreciation and depreciation. Mas ma-appreciate mo yung use and purpose at real benefits ng mga nakalagay na information dito. Alam mo na agad way in advance what's up kung bearish or bullish, kung after or downtrend. Kung uptrend man or downtrend, alam mo na agad magkanong halaga ang pwedeng tamaan sa pagbagsak at tamaang presyo sa pag-akyat. Katulad na lang nga nito, kung labanan ay berde, labanan ay kulay red, yung red ay bearish, yung green ay bullish. At yun nga, meron kang projection dito, pinaka-initial projection, nakikita mo agad dito yung projection kung magkano tatamaan at yung up to 100% na projection na andito. At syempre, pag sa bearish, ganun din, up to 100% at all the way sa worst case scenario, nakasulat yan yung mga amount. So, yun ang kagandahan sa akin daily stock forecast at Monday to Friday ito na re-receive bago pa mag-open stock market gabi pa lang, nare-receive mo na ang daily stock forecast na sa ganun, ma-review mo na kung ano yung mga babanatan mo, whatever, o kaya may hawak ka. Malalaman mo na kung saan nga ba patungo yun. Kung naghihintay ka ng presyong tumaas o naghihintay ka ng presyong bumagsak, alam mo na agad what's up way in advance nang dahil sa aking daily stock forecast na monthly subscription. Ang aking daily stock forecast na monthly subscription, ginagamit ito sa rapid stock investing, katulad ng nakalagay dito na asa pa ka, Alex Onse Systematic Strategic Peso Cost Averaging. Kumbaga, rapid short-term stock investing. Kunyari, sabit ka ng MA1, tapos bitaw ka MA20. O kaya, sabit ka ng MA1, bumitaw ka before MA20. O baka nga lang within MA5 to MA10 lang, panalo ka na. Doing short-term stock investing. Kumbaga, sa ibang term sa stock market, swing trade, parang ganun. Or position trading. Ngayon, ginagamit ito sa position trading o asa pa ka, short-term rapid stock investing, or yun nga, swing trade, tapos day trade, at all the way sa scalping. Sa pamamagitan kasi nitong daily stock forecast, monthly subscription ko, alam mo na nga agad kung saan pupuntang presyo kapag babagsak at aakyat. So, doon mo kukunin yung idea na kasi stock day trader ka, scalper ka. Diba? Doon mo kukunin yung idea, okay, way in advance, may heads up ka na. Okay, meron ka ng tip kung saan pupunta ang presyo, kung saan aakyat at babagsak. So, yun ang use and purpose benefits nito. Lala na pag may formal training ka, mas mamamaximize mo itong ano, yung full benefits ng aking Alex Onse Daily Stock Forecast na monthly subscription. So, ngayon, bigyan ko kayo ng isang idea o simple technicalities. Kunyari, ganito. Kasi may kita ngayon natin dito, ginagamit ko mismo itong asa pa ka, short-term rapid stock investing. Katulad na lang nito, sinasabi dito, November
9 binili sa amount na shares na around 90,000 shares, tapos sa magkakaibang presyo, 357, 341, 321, magkakaibang presyo sa magkakaibang amount of volume of share. Tapos bantang November 24, yung 90,000 na ibenta sa mas mataas na presyo at kumita ng 39,000. 15 days asa pa ka for 39,000 pesos. Kumbaga, may 15 lang ako naghintay para kumita ng 39,000 pesos. Yun nga lang, may kalakihan ng puhunan ko kaya nanalo kuno ko ng ganyan. Bukod sa nanalo ka ng 29,000, nanalo pa ako ng 41,000. Bago pa ako manalo ng 39,000, panalo na ako ng 41,000. Yun nga lang, syempre, malaki-laki yung puhunan o yung buying power sa kada stocks na yon. Pero, naigas yung idea, ganun ginagamit yung asa pa ka, which is short-term rapid stock investing, o sa ibang term o vision, is like position trading. Parang ganoon. Ngayon, may kita ngayon natin dyan, bukod sa transaction, meron pa dito yung good example na transaction. Ito, binili ito ng December 16 and December 17 sa magkaibang presyo, sa magkaibang amount of volume of shares. 20,000 sa 113, 10,000 sa 123. Ang kulit yan, no? Dapat baliktad yun. 123 dapat yung ano, yung nauna, tapos yung pangalawa dapat mababa. Pero syempre, since alam ko ginagawa ko, professional ko, no? Diba? So alam ko, it doesn't matter kahit na medyo may kataasan na 10 cents, konti lang naman difference. Basta importante doon, kinukolekta ko to kasi halaki nga ng chance na ito'y aakyat, bla 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 bla. So ngayon, binanatan ko ng ganun yun. Matapos kong banatan ngayon yun, wala pang MA20, meron na akong temporary gain na 14,000. Binili ng December 16 and 17 sa magkakaibang presyo at sa magkaibang volume amount of share. And then by January 14, which is almost to MA20 na talaga yun, almost to MA20, panalo ko ng 49,000 pesos. Doing Alexonse Systematic Strategic Peso Cost Averaging, which is Rapid Short-Term Stock Investing. Ganun ang diskarte. So, ayun ang use and purpose and benefits ng asa pa ka. So, paano nga ba yung diskarte ng asa pa ka? Kunyari na lang, kabisado mo na, remember yung getong klaseng ano? Diba? SMA, WMA, EMA, makikita mo sa daily stock forecast ko. Kunyari na lang, gets mo na yung isang stocks, medyo kilala mo na. SMA kunyari, 10 cents. WMA kunyari, 20 cents. EMA kunyari, ay 30 cents. Sa lahat ng amounts na yan, nag-expect ka na lang ng around, nag-expect ka na lang dyan na kaso ang aabutin presyo na lang o nag-assume expect ka na lang dyan is like 5 cents. Diba? Ay, 5 cents lang. Paano ba ito? Bata na, taga, ulitin natin. Sarado natin. Nag-assume expect ka lang ng 5 cents. Isipin mo na lang kung 5 cents ang i-assume expect mo dyan. Ito yung pinaka-highest, mid, and lowest na potential na pwedeng mangyari sa loob ng isang araw. Isipin mo na lang, 5 cents na lang in-assume expect mong tatamaan. Magkano kaya magiging kita mo sa loob ng per day and per week and per month? Sabihin na natin, nag-assume expect ka lang 5 cents. Okay, nag-assume expect ka lang 5 cents. Tapos, susundan mo yung asa pa ka na strategy na bibili ka minimum 30,000 shares. Pero mas maganda, mas marami. Lalo na kung mumurahe lang naman yung binibili mo. Kunyari, example, ganito binibili mo. Kunyari, ito, ganitong klaseng stock binibili mo. LAN. Yan, pwede. Bibili ka mga 30,000 shares pataas. O kaya, 20,000 shares pataas. Pero wag ka naman bibili na malaki yung amount of shares sa 20 pesos per share. Katulad ng kunyari, bibili ka 20,000, 30,000, 50,000 agad na conversion day. Siya siyempre, mamahalin yan. Sa 19,000, 19 pesos per share pa lang. Sa 10,000, magkano na agad yun? Diba? 90,000 pesos na agad yun. So, you do the math. Diba? Kumbaga sa madaling salta, mag-value ng time. Sabihin na natin, sa price frequency o moving averages niya,
Pinaka-smallest sa loob ng isang araw na movement, 10 cents, tapos 20 cents, tapos yung pinaka-highest ay 30 cents. So, sa lahat ng amount na yan, nag-assume expect ka lang ng 5 cents per day na fluctuation o na appreciation, depreciation, is either way, appreciation. Nag-appreciate, nag-depreciate, appreciate, depreciate, appreciate, 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 depreciate, appreciate, depreciate. But it's either way, panalo-talo, 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 is either way, kumbaga nga, peso cost averaging ang ginagawa mo sa short term investing. So 5 cents lang inassume mo per share assumption, 5 cents. Total shares na kinokollect mo minimum 30,000. Okay? So ngayon, kapag kinalculate natin 'to, pak sa loob ng MA5 kita ka na magkano? Sa 30,000 shares kita ka 5 cents lang ha, ina-assume mo sa loob ng MA5, that's like 25 cents. So sa 25 cents sa statize mo ngayon dito sa 30,000 share, meron kang magkakaroon ka ng ano dito, kumbaga 5 cents pala. Magkakaroon ka ng temporary gain ng 300 lang dito, 700 lang dito sa MA10. Sa loob ng MA15, meron ka ng 1,125. Sa MA20, may 1.5 ka na. Base lamang sa 5 cents na inassume, expect mo lang na magpa-fluctuate. Panalo, talo, panalo, talo, panalo, talo, panalo, talo, panalo. Basta MA20, isang buwan na holding time. Isang buwan or less than isang buwan or less than 2 weeks lang or less than 1 week lang. Ay, yun ang gagawin mong thoughts and vision. So, isipin mo na lang, pangtangang kita mo sa loob ng isang buwan, katulad ng sinasabi sa Alexonse Daily Stock Forecast Monthly Alexonse Systematic Strategic Peso Cost Averaging o yung ASAP ka, 1 pesos per share ang pantangang kita mo. So ito yung pantangang kita mo sa loob ng MA20, 100% na success rate mo o consider scheduled moon profits, 1 peso per share. 1 peso per share times 30,000 share, edi 30,000 kita mo. Sabihin na lang natin, hindi ka nga ano, eh, pantangang kita pa yan ha. Sabihin na natin, kunyari, hindi naman talaga ganun ka-perfect ang mundo. Tinamaan mo lang sa loob ng MA20, sa loob ng isang buwan na gayetong time frame, 75% lang ng 1 peso per share. So, kita ka ng 75 cents times 30,000 shares, di ba? So, kung piso kita mo sa loob ng isang buwan, edi 30,000. Kung 75% lang ang tinamaan mo, 75 cents lang sa loob ng isang buwan, 22,000. Eh, kunyari, eto ka, pantanga kita yung 100% which is 1 peso, eh yung pambobong kita 75%. Tapos yung pang ano, isipin mo tanga ka na, ginawa pa natin bobo. 'Di ba? Tapos gawin ngayon natin, gawin natin brainless. 50% lang ang tinamaan mo la MA1 to MA20, 50% lang ang tinamaan na success rate mo sa paghahangad lang na fluctuation, panalo, talo, panalo, talo, panalo, talo, 5 cents lang. 50% lang, pang brainless. Ngayon gawin ngayon natin, eto yung tanga ka, eto yung bobo ka, eto yung brainless ka. Gawin natin, tanggalin na rin natin, pati ulo na lang ang natitira. Okay, pati ulo na lang. Kumbaga, ulo na lang natitira sa ano mo. Okay, ulo na lang. Isipin mo na lang sa loob ng MA20, pinanalo mo na lang kunyari 25% lang ng consider schedule po profits na pantangang kita ay piso per share. Tinamaan mo na lang ang 25%. Sige, 25 cents times 30,000 shares. Sa kada 10,000 shares, panalo ka ng 2.5. So, times 3 yun, magkano kita mo? 7.5, di ba? 7.5 ang kikita mo. Ganun lang diskarte. Sipin mo na lang, 25 cents. Ta? 25 times 30,000 shares. Ito, kita mo, 7.5. Well, ulo na lang natitira sa'yo. Hindi ka tanga, hindi ka bobo, hindi ka rin brainless. Ulo na lang natitira sa'yo. Ito yung pantanga, ito yung pambobo, ito yung pambrainless. Tapos ito na lang yung ulo na lang natitira. May kita ka doing asa pa ka. Alexonse Systematic Strategic Peso Cost Averaging or sa ibang term, rapid short-term stock investing. Asa pa ka. Alexonse Systematic Strategic Peso Cost Averaging. So, ganun ginagamit itong aking Alexonse Daily Stock Forecast na monthly subscription. Hindi lang basta yung day trade kuno, blah, blah, scalping. So, may kita ngayon natin, kung gito nagiging success rate mo sa loob ni Samban, kung tatama mo ang 100% na kunyari, very consistent na gagawa mo ito, 100% sa loob ng isang buwan, isang buwan, 30,000, pangalawang buwan, 30,000, pangatlong buwan, 30,000. Ito yung mga 100% na success rate ha, per month, ha, piso per share,
30,000 shares lagi binabanat mo January, February hanggang December. Tago 100%. Paano ko sa loob ng isang taon hindi naman totally 100% tinatama mo mula January hanggang December? Siyempre, mag-vary yan. Maaring sa ilang buwan dyan, 100% tinama mo. Maaring ilang buwan dyan, tinama mo lang 50%. Maaring may ilang buwan dyan, tinama mo lang 25%. Sige, sabihin na lang natin, isum up natin sa buong 12 months, nanalo ka lang o naging success rate mo lang sa loob ng isang taon, 50%. Magkano yaman mo? 180,000 kang mayaman sa loob ng isang buwan. Tanga ka pa niyan, bobo ka pa niyan. Paano? Sabihin na lang natin, kumbaga pantanga kita mo talaga sa loob ng isang taon, eto. Yung pambobo mo between 75 to 25. Yung pambrainless hanggang sa ulo lang natira sa'yo. Is either way, mayaman ka at least mga 90 or 100,000 something within a year doing short-term rapid stock investing. Hindi katulad ng traditional peso cost averaging na pumuti na ang uwak na makailang beses hindi ka pa manalo-nalo, hindi mo pa mapalago ang pera mo. So sa pamamagitan ng aking daily stock forecast monthly subscription, mas mapapadali ang process ninyo upang yun nga, mas ma-maximize nyo ang kitaan o investing sa stock market. Okay? So ganun yung ginagawa dito. Ganun yung mismong demonstration at ginagawa ko rito kung paano nga ba na ako nananalo rin ng kung anong klaseng craziest amount. Okay, at lalo na makikita niyo naman yung mga video ng mga live trading and everything ko, lalo na isang katutak na pakanto ko linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon na very laki ano, very consistent ang laki ng success rate, hindi lang basta malaki success rate kundi ito ay may consistency nangyayari. Good example na lang itong aking i-demonstrate sa inyo na may consistency. Okay. Ito yung Converge na sinabi ko yung para sa May 21, 2021. Ang sabi ko, ito magiging projection. Kung halimbawa ang bullish signal, kunin natin yung ano ha, yung Converge. Okay. Okay, teka mo, ito to. Teka lang ha. Ulit. Continue. Lagyan natin ulit dito. Converge. Diba yan? Ano ba ito? Nawala sa hulog ano natin ah. Okay. So, ito yung Converge. May kita ngayon natin na ito yung pang ano ko, pang forecast ko o pang special kong software na ginamit. May kita ngayon natin dito. Sinasabi kung magiging bullish signal, pwede daw umakyat ng 2042. Which is, ang sabi ko dyan sa nakaraang video ko bago pa mag-21. This is 21 pesos going to 21 pesos at hindi lang basta 21 pesos. Ito igagawa, may malaking potential na gagawa ng bagong 52 weeks high. At kung babagsak naman daw, pwede daw bumagsak na 1950 all the way sa 19 pababa. 19 pababa, yan ang pwedeng pupuntahan. Ngayon, kung titignan natin dito sa kung ano yung frequency niya, lumalabas, ganito yung frequency. Kumbaga, parang pinakakulelat na frequency dito, 30 cents eh. 30, tapos 60, tapos at least piso yung pinaka, ano, yan o, makita natin, in-enter ko 30, 60 piso. Ganyan lang din makikita natin 30, 60 piso. So ngayon, kung titignan natin, kung i-calculate ko ulit o, makikita ngayon natin, may nakalagay ditong XY. Which is sinasabi dito, talagang average na bilihan o average na trading amount nito most of the time sa loob ng MA5 is nasa around between 19 to 20 pesos. Which is ayun naman talaga nangyayari. Makikita na natin sa loob ng MA5, oh, 1850, 1878, 1930, 1950, 1996, alam mo na agad, is between 19 to 20 pesos per share ang average na kalakaran. Is either within MA5 or maybe more. Okay? So, makikita rin naman natin dito yung transaction. Kung halimbawa ang MA10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makikita ngayon natin 1914 dito. Tapos 1856 dito. I mean, 1896 dito. 1850 dito. Is either way, 19 to 20 pesos ang kanyang kalakaran. Kahit within MA
5, MA5 o MA10 pa ang naging galakara nire-record dito sa akin software, yung tinatawag ko dito na Y and X value amount. Tapos yung daily na forecast, eto nga, daily na heads up, kung ano yung bullish signal dito at ano yung second thoughts and vision mo. Kung 2042, ano yung dapat mong basa mo dyan, first and second and third thoughts and vision mo, potential na tatamaan kung aakyat o babagsak. At the same time, sinasabi na rin agad dito yung mga success rate percentage. Kung tatama lang yung forecast ng bullish sa loob ng 25%, aabot ako ang presyo ng mula sa previous price na 1996, pwede daw umakyat lang sa 2009 kung 25% lang na projection ang tatamaan o success rate. Kung 50% naman daw na success rate, pwede daw umabot yung 1996 sa 2022. At kung tatama naman daw na sa 75%, pwede daw umabot ng 20 peso and 35 cents. At kung siyempre, pag tinamaan yung 100%, eto na nga, for ano, 2048. I mean, ba't 2048 to? Mali yata yung nakasulat dito. Yeah, 2048 naman daw dito. Ngayon, 2042. So, ganun yung sinasabi ngayon dito. Parang mali yata yung projection dito. Mali yung calculation, ba't 48 to? Dapat 42 lang din yan. You see their way. Kasi nga, ang ano nga natin dyan ay 21, di ba? So, makikita ngayon natin, ano nga ba tinamaan ng May 21, 2021? Tingnan ngayon natin, isipin nyo na lang, magkano pinaka-highest? 2045. Magkano pinaka-lowest? 1982. Tingnan natin yung forecast ko na converge na ito, May 20 nakalagay dito, eh pang May 21 ito na forecast o na projection. Eh magkano pinaka-highest? 2045. Eh magkano nakalagay dito? 2042. Magkano nakalagay dito na 100% 10? 2048. Disapul, 100%. Ngayon, kung babagsak daw, magkano daw aabutin kung negative side ang pupunta kung babagsak? 1982. Sige, eto, 25% to, saktong-sakto, 1982. 1982 sa bearish signal, 1982 ang tinamaan ng converge, 25%. Sa bearish signal o sa downward na trend. Pag sa upward na trend o sa bullish na trend, ang tinamaan 100% mismo. Nai-guess nyo. So, yan ang good example, yung real mataas na accuracy at very consistent na lagi kong pakanton o lagi kong pinoporecast. Okay? So, ngayon, makikita ngayon natin, yan yung sa may converge. Eh, sabi ko naman nakaraan din, sinabay ko rin sa video ko na geto, yung tukol sa may the bin. Okay? Sa may the bin. Tingnan ngayon natin yung the bin. Okay? Ito yung the bin. Kunin natin yung the bin dito. Okay. Ito yung the bin. So, makikita ngayon natin dito kung ano yung record ng the bin. Ngayon, ikakalculate natin yan. Pak, lalabas ngayon dito, which is nandito na yung 52 weeks ay 52 weeks low. Kung aakyat daw ang presyo, pwede daw umabot ng 285, which is ang thoughts and vision mo, that's at least 3 peso. At nagsabi na rin ako last time na kesa ito hindi lang basta 3 peso kundi going to 5 peso something nang dahil sa napakalawak na paliwanag ko nakaraan sa video na tungkol sa the bin habang pinapakantod ko nga yung tungkol sa converge. So ngayon kung babagsak nga daw ito, pwedeng 240 hanggang 2 pesos. Lalo sa panahon natin panailusawan ng mga stock. So assume expect mo na yung magiging laging flat na amount o malakihang movement. Ngayon, kung titignan ngayon natin, ano ba lagi galawan nito? Eh lumalabas na galawan lang nito. Okay, ito. 0.10, 0.20, teka, 0.20 lang to at 0.30. So ngayon, ikakalculate uli natin. Lalabas din ngayon dito, yun nga, kung aakat daw, kung papabor sa'yo yung market, 285 going to 3 peso something. At kung hindi naman papabor sa'yo, 241 to 2 peso ang pwedeng kababagsakan. Ngayon, ang tanong, ano pa tinamaan ng dabin noong May 21? Tingnan ngayon natin.
So makikita ngayon natin tinamaan ng ano ng pinaka highest na amount na tinamaan ng Dabin ay 271. Pinaka lowest ay 258. Tingnan ngayon natin. Magsimula tayo sa pinaka ano highest. 285 eh 271 'yon. Tingnan ngayon natin sa ano success rate na 271. Asan na? Ba't kulay green to? Dapat hindi kulay green to. Dapat ano to ah. Malito. Dapat white pala to ah. So makikita ngayon natin, 271 ito. Ito, 271. Tinamaan nyo ika 50% ng projection. Tinamaan nyo 50%. So, yun diskarte. Tinamaan nyo 50%. Sa pagbagsak, ano tinamaan nito? Sa 258, tumama sa 25%. So, nag-guess nyo idea, meron na kayo agad na heads up kung ano potential na abutin. Ba't may ganito to? Ba't may amount dito na wala naman dapat to? May nagko-collect, may parang mali yata yung kogyo na naman dito ah. Mali pa kaya natin. Ngayon natin. Ano? Mukhang palpak ah. Teka, ba't may lumalabas na amount dito? Wala dapat lalabas na amount dito ah. Yan lang dapat nalalabas na amount dyan. Ba't ganun? So, na-guess yung idea, tinamaan din. Okay? So ngayon, depende talaga yan sa movement ng kung anong klaseng stock. Pero makikita naman natin dito, napakaganda naman ng itsura nitong Dabin. At yun nga, ito yung isa sa mga heads up ko, early heads up ko sa maraming tao. Watch and learn na lang kung ano magiging presyo ngayong araw ng May 24. It's either Converge man o yung Dabin. At syempre, yung isa sa mga forecast ko rin, sa maraming forecast ko sa araw-araw, isa sa mga pino-forecast ko ay yung LAN. Okay, punta tayo sa LAN. Kunin natin yung old record ng LAN. Makikita ngayon natin yung LAN. Geto yung itsura ng LAN. At makikita natin dito yung frequency nito ay halos parang katulad lang din ng calculation ng Dabin. So, ganyan lang din. So, calculate ngayon natin. So sabi dito, kung aakyat daw ang presyo, pwede daw umabot ng ano daw ng ba't ganito to mali yata to. Ba't, hindi ko malaman ba't ganito yung itsura nito. Punta kaya tayo dito. Tayo. Okay, pupunta tayo dito, kunin natin LAN. Op, nawawala sa hulog yung aking mouse, okay? So ngayon, kukunin natin dito. 10, 20, 30. Okay. Tama na nga ba yun na ano natin dito? Okay. Calculate natin. Oo nga, no. Walang lumalabas dito. Ito pala yung ano eh. Matinong, ano, hindi ko malaman ba't naglolo ko doon. So, makikita natin kung aakyat daw ang presyo, pwede daw umabot ng 168. Which is yung 168, hindi lang basta 168 mo iisipin yan. Ito ay going to 2 pesos per share. Kung babagsak naman daw ang presyo, ito ay pwedeng umabot ng at least, kung tutusin, pinaka worst case scenario, piso. Pero I don't think na pagpipiso agad yan. At least mga 120. Okay, at least mga 120. Hindi piso. Pero yun nga, dapat meron ka na way in advance na anticipation na maging ganun. Ngayon, makikita ngayon natin dito, may naka-record na naman na YX dito na 139 and 160. Ibig sabihin ngayon nito between 140 to 160 ang kalakaran. Kung titignan ngayon natin dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lumalabas ngayon dito, 75, 80, 60, 50, 50, 45, 50. You see the way? Nakalagay ngayon dito sa XY ko na keso ito ay nagre-range, nagte-trade range sideways lang sa value amount na 140 all the way to 160. Ganun lang. Which is yun nga yung pinaka most recent record na kanyang nagiging movement o pinaka lowest na movement ng LAN. Okay? So, mga makikita ngayon natin kung bullish signal daw, ay 168, that's 170 going to 2 peso. Kung bearish signal naman daw, 142 going to up to 1 peso. Pero siyempre sa aking projection, ito pwede lang umabot ng around mga 120 kung pinaka worst case scenario. Ngayon, tingnan ngayon natin kung ano tinamaan nga ba ng LAN last time, which is May 21, 2021.
Ano ba pinaka highest amount na tinamaan ng land? 163. Pinaka lowest, 152. Tingnan ngayon natin yung forecast. 168 ang forecast dito. O yung projection. Eh, 163 yan. O, kasi nilang bad difference siya. Okay. Kung babagsak daw, 150, 146, 142, 137. Ano binagsakan? 153. Nasa yung 153 dito? Nasa yung 153 na failure rate? Naan dito, nasa bandang 25. Yung success rate na 63, nasaan ba yon? Naan dito sa bandang 50% na success rate. May kita nyo ngayon, hindi basta siya sa bumabagsak sa kung anong klaseng amount dito na pinagsasabi. Okay? Kasi nga depende sa so-called na price frequency o ugali niya. May kita ngayon natin, kada stock na ini-enter natin dito, lumalabas dito yung average. Lumalabas yung average. Kahit mo sa may kanina, sa may convert, lumalabas dito yung average. Diba? 1977, lumalabas yung average. So ngayon, ano nga ba papupuntahan ng kung anong klaseng presyo? Tulad na ito, tingnan natin kung ano nga ba nangyari dito sa may dito. Calculate natin itong dito. Ay, hindi pala yan. Hindi pala yan sa dito. Saan ba yung dito? The bin. Ito dito. Ano ba yung projection ko dyan para sa ano? Para sa May 21, which is nga last Friday. Ang sabi dito, pwede daw umabot ng 10.49. Okay? Which is that's like around 11 peso ang thoughts and vision mo. Kung bagbagsak naman to, nasa around ano to, 8. Around 8. Around 8 mo iisipin pababa. Diba? Pinaka worst case scenario, mga 750 something. So, tingnan ngayon natin dito, ano ba tinamaan ng dito? Ang tinamaan ng dito, 1960, pinaka highest, pinaka lowest, 904. Tingnan ngayon natin 904, eto, 25% sa bearish signal. Sa bullish signal, ano daw tinamaan? Sa bullish signal, ano tinatamaan? 960. Eh, magkano projection dito? Ang layo ng projection, 10 peso, di ba? Pero kasi kaya ganyan yan, dahil wala pa tayong nailalagay na frequency dito. Kaya mali yung calculation. So ngayon, kunin natin pala yung ano dito. Dito. Kunin natin information dito. So may kita natin dito, nagkaroon kasi ng malaki ang movement dito. So ngayon, dito, ang iisipin mo ngayon dito, 30, 60 peso, something. Okay, kaya ito nga iisipin mo dyan, pinakakulelat ng mga movement. Ngayon, kakalculate uli natin. So, kung akit nga daw, 10 peso something, kung babagsak, 8 peso something. Pero, ano nga ba naging success rate? 960. Asan yung 960 dito? Eto, sa 25%. Asan yung binagsakan? 904. Sa 25% din, tumama. Wala naman kasi masyado naging movement nung ano eh. Wala naman masyado naging ganung kalaking movement ng dito last ano. Ba't gaya ito? Ba't mali yata itong ano? Mali yata nare-record dito ha. Mali ito. Ba't gaya ito yung high? May 20 ata. Teka, tingnan natin ha. May 20. 10.34. Ah, tama pala. Parang nababali lang yata. Ito pala yung mga ano. Yung previous price 10.34. So, malaki yung movement kasi dito nung May 20. Kaya expect mo na. Ah, hindi na basta ito mag-move kinabukasan ng ganung kalaki rin. Anong kasi na swerte, araw-araw Pasko, araw-araw New Year. Siyempre napakalaki nito. So there's some kind of ano, lusawan na mangyayari. At least ika 50% na lusawan niyan. Hanggang all the way i-retest niya itong mga mabababang presyo. Ganun ang potential niyan ng dito. Lalo na nakikita natin pangatan ng mga run dito, ng mga record dito. Katulad yan, napindyok dito yung ano, RSI. Tapos ito, yung crossover natin dito, parang ayaw pa. Di ba? Ay, pang bumigay. Tapos, dumalabas ngayon dito na ito ay falling wedges signal. Falling wedges signal to. Panay ano yan eh. Kasi kung titignan mo ngayon yan, kailalagay mo sa box ng gate yan, no?
Pane-resistance area yan. Nag-iisa o ilang piraso lang yung support area. So ito, magre-retest yan dito. So halaan ng potential, pupunta tayo ng 9 peso to 8.50 hanggang 8 pa. Di ba? Ang alaan ng potential na pwede mangyari mga ganun. Pinaka-worst case scenario, less than 8 peso per share. Which is pag tinignan natin less than 8 peso per share, edi bumalik ka sa dating kanyang movement, which is ito. Pak, sa pull itong sa pull dito, tapos sa pull din dito, sa pull din ito. So, yun ang magiging next movement yan. 9 peso to 8 to 7 peso. Pinaka-worst case scenario. Paano na kung nag-move nga talaga ng ganun kagrabe katulad yung movement dito, puta, wala nang ginawa dito kundi maglusaw, oh. Mula dito sa 18 peso hanggang sa umabot na ng 9 peso na lang. Eh, kailan lang naman yun? February, tapos March, puta, geto. Tapos ngayon, May, eto na lang. Puta, nakaraan, February, halos 19 pesos ito, tapos nag 10 peso depreciation. Ayip yan. Nag-guess yung idea. So ngayon, ano nga ba magiging potential ng kung anong klaseng stock na naman ngayon? Mag-forecast tayo na katulad sa ano sa etong ano Converge, okay? Buray natin tong Converge na to. Okay, maglalagay tayo ng Converge para sa May 24, which is ngayon, May 24, 2021. Okay. Kunin na ngayon natin to at syempre, lagay natin dito. Converge. Okay. So makikita ngayon natin empty lahat 'yan, 'di ba? Empty. Teka, nakalimutan ko na. O, tama pala yan. Okay, ano natin? Okay, extract natin information. May kita ngayon natin dito. Okay. So, ngayon, lumalabas dito 3060 up to piso. 3050 up to piso ang potential na movement nito sa nakikita ko. Base sa nakikita ko mga information dito. So, ganito natin lalagyan ng measurement yan. Okay, so calculate ngayon natin. Tayo, lagay muna natin yung 52 weeks high, 52 weeks low. At 21, 20, 13, 20. Okay, tama ba yung ating ano? 21, 20, 13, 20. Alright, so ngayon, i-ano natin? I-calculate natin. Kung ano yung projection. So, may kita ngayon natin ang projection dito. Pwede daw umabot ng 2103. So, ang thoughts and vision mo dyan, 2150 hanggang 22 peso. Yan ang thoughts and vision mo dyan. Pinakakulelet ng pupunta niya sa bullish signal na yan ay 22 pesos. 22 pesos. Kung babagsak naman ito, pwede itong umabot ng saktong flat na 19 hanggang 1850. Pwedeng bumagsak ganon. 19 to 1850. Ang pwedeng bagsakan pag nag-bearish yan. Pag pumabor sa bearish na ano na momentum. Pag sa bullish momentum naman. Yun nga, gagawa ito ng bagong 52 weeks high na mas mataas pa dito sa 2120. Katulad nga lang yung pinorecast ko, yung pakanton ko last time, bago pa mag May 21. Diba? Remember? Palorin yung video na yun. May kita ngayon natin dito, laki ng chance ang mangyayari kung ano yung mga pinagsasabi ko. Dahil unang-unang gaganda ng mga position nito. It doesn't matter na 1, 2, 3, 4, 5, limang araw panalo, limang beses panalo. Usually dapat maglulusaw na yan, di ba? Pero mamaya, pa-explain ko bakit hindi siya totally basta maglulusaw. Kung papabor nga ba talaga sa atin ito o hindi. O baka magkakaroon ng some kind of vlog o whatever. Pero ito nga. Ang projection kung akyat ay 21 pesos something. At syempre, i-anticipate mo na yung 22 pesos pataas. 22 pesos pataas. Kumbaga, parang gito, yung TP mo 21.50. Okay, TP 21.50 pero target mo mga 22, 'di ba? 21.50 TP mo. Tapos yung target mo nyari 23. Tapos yung GTC mo ay 25 pesos, tapos yung pang-ASAP ako mo ay nasa up to 30 pesos per share.
You'll never know. Sa under pandemic, maraming nadadaan ng emosyon, tapos biglang sisiklab ang kung anong klaseng stocks. Katulad yan, magandang stock yung Converge, katulad ng Tito, mga ganon, di ba? So, ganyan dapat meron ka ng plano, may game plan ka na. Ngayon, kung aakata ng, kung tatama ang 25% na success rate, pwedeng umabot ang presyo bukas ng 2052. Sa 75, sa 20, sa 50%, pwedeng umabot ng 2065, sa 75, 2077, o 2078. Sa 100%, siyempre, ano, nakalagay daw dito, 2090, which is 21 pesos. Makalagay dito, 2103. Dito naman, 2090, which is 21 pesos nga. Okay? Unang-una, base sa frequency niya, sa galawan niya, base sa galawan niya, kulelat na yung movement ng between 30 to 60 cents o almost 1 peso. Kulelat na yung 30 to 50 cents na movement. Anticipated na yung more than piso o saktong piso na movement. Sige, i-add natin yung piso na movement. Kunyari bukas, magkano magiging presyo? 21.50. Eh kung ano ba yung 21.50 na yun, na-reach bago mag 10 o'clock o bago mag 10:30 a.m. O ano magiging potential? Eto, 22. Tanginan yung hype yan. Na-guess yung idea. So, ganun yung ano, ganun yung logic and psychology na kung saan dapat ang galing nyo sa numero, tapos meron talaga kayong formal training para mas ma-maximize nyo stock investing, mga swing trade, day trade, position trading, whatever, blah, 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 scalping, it's the same shit. So, dyan ngayon babagsak yung idea kung bakit meron akong servisyong Alex Sonse Daily Stock Forecast na monthly subscription. Kumbaga, pinadali na nga kasi yung process. Mas kilala ko yung mga maraming stocks. Alam mo na agad dito yung ugali, attitude, character, image nito na sa pamagitan ng kanyang price frequency, SMA, WMA, yung 52 weeks high, 52 weeks low, appreciation and depreciation percentages. Tapos may initial projection ka na dito at yung mga projection success and failure rate dito by percentage, by amount, sinasabi na agad dito sa yung buy below the price mo tsaka kasama ng GTC asa pa ka, bla 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 bla. Lalo na sa daily stock forecast na monthly subscription ko ngayon ay meron ng gayetong klaseng function o features doon. Yung YX, meron ding YX na lumalabas doon sa aking daily stock forecast. Kasi yung nakaraang kong daily stock forecast, geto, may projection pa rin nakalagay dito pero walang YX. Ngayon, meron na nakalagay doon na YX. Which is sa video nito, nag-gets mo na kung para saan yung YX. Yun eh, kung nakapag-value ka ng time. So you know what's up, anong mangyayari sa Converge ngayong May 24, 2021. Gets? Ay, naka, bahala kayo sa buhay nyo. Huwag na rin kayo mag-subscribe sa akin daily stock forecast na monthly subscription. 2,000 lang, pasok ka na. May 20 na coverage o considered isang buwan na coverage. 2,000. So okay, magkano nga ba dapat mo binabayarin dito ko? Magkano ba binabayaran mo per day kung 2,000 yan? 2,000 pesos divided by MA20, 100 peso per day. E kung puhunan mo na 100,000 patas o 50,000 patas, gano'n nga ba kahirap kitain ng makailang beses ang 2,000 na pasok lamang sa pangtangang kita. Tapos kinakailangan mo lang naman kumita ng few cents para manalo, katulad na lang ng pinapakita nga dito. Okay, pinapakita rito. At lalo na yung demonstration ko nga na kesa mag-assume expect ka lang ng 10 cents. Ah, 10 cents. Oh. Sa loob ng ano? Sa loob ng MA, ano, 10 cents na inita mo. Ito, pwede mong kitain sa loob ng isang buwan, mga geto. Kung patuloy na laging 10 cents lang na fluctuation o appreciation pinagagaw sa loob ng MA20, sabihin na lang natin, sa loob ng MA20, ang naging success rate mo na lang ay 50%. Eh, that's 1 peso per share. Eh, paano kung tinamaan mo lang yung getong klaseng thoughts and vision, assumption, expectation, 10 cents down per day, fluctuation, gain and loss, talo, panalo, talo, talo, up, down, trend, up, down, trend, up, down, trend. You see the way. Sa loob ng MA20, tinamaan mo ng 25%. Panalo ko ng 50%. I mean, 50 cents. 50 cents. 50 cents. Ha? 50 cents. Times 30,000, sinunod mo yung asa pa ka na strategy o na game plan. O, ayan o. Tanga ka pa niyan, bobo ka pa niyan, brainless ka pa niyan. Kaya pang tanga ka,
Kaya pang bobo ka, kahit pang brainless ka, kahit, alam mo, may kita ka pa rin. Doing short-term rapid stock investing, aka ASAPA ka. Alex Sonsa, systematic strategy peso cost averaging. O kaya kung gusto mo, yun nga, mag-day trade kang mag-isa mo kung gusto mo, di ba? So ngayon, nasa inyo na yon kung paano nyo gagamitin ang aking Alex Sonsa daily stock forecast na monthly subscription na yun nga, 2,000 lang, pasok ka na sa aking daily stock forecast na monthly subscription. Paano nga ba makakapag-avail net? Anak ng puta. Kinakala pa ba sabihin yan? Paano? Geto. Dito ka mag-a-avail. Pupunta ka sa aking official financial Facebook page, Alex Sonsa Business Management Consultancy. Okay, kung gusto mo, search mo pa sa DTI yan, tsaka mga business permit. Hanapin mo kung gusto mo. Nakusahan, siyempre, makikita at makikita mo yung pangalan ko na yan dahil naka-register ang aking company name, Alex Sonsa Business Management Consultancy. Gets? Ay, nako, parang awa sa sarili, mag-value ng time, huwag mag-subscribe sa akin daily stock forecast na monthly subscription kasi walang kwenta eh.